Hello guys, welcome to my channel. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa apat na ilaw na mayroong master switch. Pero ang master switch na ating gagamitin dito ay yung single switch lang. Mayroon na kasi akong video guys na ang master switch na ginamit natin ay two-way switch na tinatawag sa Pilipinas na three-way switch. Yun ang ginamit natin na master switch. Pero dito kakaiba, sa apat na ilaw, ang master switch na gagamitin natin ay single switch. Kaya yun ang pag-aralan natin. Ngayon guys, umpisahan na natin ang diagram. Ito yung circuit breaker natin. Ito na yung circuit breaker natin guys. Ito yung sa neutral sa line side, neutral din sa load side. Ganon din dito sa line 1. Ito yung sa line side, line 1 din ito ng load side. Ang circuit breaker na ginamit natin ay 15 ampere, 14 American wire gauge ang size ng wire. Kung i-convert natin sa mm, that is 2.0 mm squared. Sa electrical code, ang 15 ampere is 80% lang ang gagamitin natin. So, i-times natin sa 15 ampere times 0.8 is 12 ampere. Ito yung load allowed natin ay 12 lang. Ang load allowed natin ay 12 ampere lang sa ilaw ito guys. Ngayon, mag-drawing naman tayo ng apat na ilaw, pati two-way switch, apat din at saka isang master switch natin na single switch lang. So guys, ito na yung ilaw natin. Ito yung sa line 1, line 2 ng ilaw natin. Ito naman yung three-way switch natin guys, apat. Itong three-way switch natin, ito yung common, ito yung 1, ito yung 3. Ganun din dito. Ang function ng three-way switch natin, itong contact na ito pwedeng lumipat sa 3. Pwedeng lilipat ang contact dito. Ito kasi yung zero natin or common. Ibalik natin. Ito namang master switch natin, single switch lang ito. Kung makikita natin, single switch lang. Ito yung master switch natin. Ngayon, ang tanong dyan, saan naman ito pwede ikabit? Ito pwede ito ikabit guys sa bahay natin. Ito sa corner, sa labas ng bahay natin, sa bawat corner. Pwede rin sa bakod natin ito ilagay. Tapos ito namang three-way switch or two-way switch, sa bahay natin ito ilagay. Tapos itong master switch, dapat ito nasa kwarto, sa master bedroom. Para kung sakali mayroong kahinahinala, pwede mo i-on ka agad ito, pailawin. Pwede mo rin dito patayin. Ganun ang purpose ng master switch natin. Kung makikita nyo ito guys, zero at saka mayroon siyang ganun, kung tingnan nyo sa switch, mayroon talagang contact ito. May continuity ito eh. Ito kasing butas na ito para sa ating wire na ilagay natin dyan sa loob. Hole slot to sa wire natin. Ngayon, umpisahan na natin ang connection. Itong neutral natin, iparallel lang natin dito.
Ganun lang ang connection niya, guys. Tapos ito siya, itong line 1 natin, ilagay natin dito. Pwede rin kahit dito niyo ilagay, walang problema. Ilagay na lang natin sa 0 lahat. Ganun ang connection niya, no? Tapos ngayon, ang traveler naman natin, traveler to traveler din ito. Tapos ito siya, i-connect natin to dito. Tapos ito namang line 1, i-connect na natin dito. Tapos ito naman sa master switch natin, i-connect din natin dito. Ngayon, pag-aralan natin ang diagram. Paglagyan natin to ng power supply ang circuit breaker natin, pag i-on natin to, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Naka-off yung master switch natin. Iilaw ngayon ang ilaw natin. Dito din. Iilaw din siya. Ganun din dito. Iilaw siya. Iilaw siya kasi mayroon siyang continuity. Nakakabit na ang neutral natin. Nakaparallel. Ngayon, pagpatayin naman natin tong ilaw, ilipat lang natin tong contact sa kabila pag i-switch natin yung three-way switch natin. Ito nga pala ang three-way switch natin. Ito yung three-way switch natin, guys. Nakilala dito sa ibang bansa na two-way switch. Ngayon, pag ilipat natin itong contact sa kabila, mamamatay yung ilaw natin. Ngayon, pag i-on natin itong circuit breaker, ang kuryente na daloy dito. Putol siya, no? Wala siyang power dito. So, patay ito. Patay ito siya, patay. Patay din. Kasi ang kuryente hanggang dito lang. Hindi kasi naka-close contact ito. So, patay din ito, patay din ito, patay din ito. Kasi hindi naka-close contact ang master switch natin. So, pag ganun ang position niya, guys, patay yan. Walang ilaw. Dahil ang kuryente hanggang dito lang, wala siyang contact. Ngayon, pag i-on naman natin itong master switch, pagkaroon to ng contact ang master switch, iilaw itong ilaw natin na apat. Try natin tingnan. Paglagyan natin to ng power supply circuit breaker, ang kuryente dadaloy dito. So, nag-close na siya, no? Iilaw to ngayon. Iilaw ito. Iilaw ito. Iilaw ito ngayon. Pag ganun ang position ng master switch natin, guys, magkakaroon to ng ilaw lahat. Dahil mayroon ng contact ang master switch natin. Ngayon, pagpatay naman natin dito sa master switch, mamamatay din ang ilaw natin. Pag naka-open ang contact ng master switch, mamamatay itong apat na ilaw natin. Ngayon, pag ilipat naman natin to dito sa kabila ang contact nito, iilaw naman ang ilaw natin. Try natin. Pag gano'n ang position, guys, iilaw naman tong ilaw natin. Ang kuryente dadaloy dito dahil putol na ang master switch natin. Iilaw siya. Iilaw. 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 Ngayon, pagpatayin naman natin, ilipat lang natin tong contact sa kapila. Ang kuryente dadaloy dito dahil patay ang master switch natin, wala siyang ilaw. Kasi ang kuryente hanggang dito lang, no, dahil patay, nakakat ito. Wala siyang ilaw. Wala siyang ilaw. Wala din siyang ilaw. So patay ito ngayon. Hindi ilaw ang ilaw natin. Pag i-switch naman natin itong master switch, ang contact nito, mag-close dito, iilaw naman ang ilaw natin. Pag i-on natin ng circuit breaker, ang kuryente dadaloy dito.
iilaw ngayon ang ilaw natin. Iilaw ang ilaw natin. Iilaw. Iilaw. Pag i-off naman natin tong master switch natin, mamamatay tong ilaw natin. Subalit putol ang contact niya, ibig sabihin mamamatay din ito. Kasi walang kuryente, no? Kung makikita natin, ang kuryente kasi dadaloy dito, patay na ito dito eh. Patay din. Patay ang position pag ganun ang master switch natin. Ngayon, pag i-on naman natin to sa master switch, magkaroon siya ng contact, iilaw naman itong apat na ilaw. Ngayon guys, pag umilaw na itong apat na ilaw natin, itong switch natin, kahit i-switch natin to dito sa kabila, hindi na ito mamamatay. Kahit ilipat natin ang contact dito sa kabila, hindi na yan mamamatay. Hindi na siya mamamatay guys, no? Kasi ang kuryente natin nakaparallel dito. So mayroon pa rin siyang kuryente. Mayroon pa rin siyang kuryente, no? Kung ilipat din natin sa kabila, ganun din. Kung ilipat natin sa kabila, ganun din, iilaw din siya. Maliban na lang kung patayin natin tong master switch natin. Pag naka-opposition ang master switch natin, saka pa itong mamamatay lahat. Ang kuryente dadaloy dito, patay kasi wala ng connection. So, patay na ito guys. So, ganun magkabit guys ng master switch natin na single switch lang. Single polarity lang. Sana guys nakatulong ito sa mga baguhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, maaari po kayo mag-subscribe. Paki-press na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko mga video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.